Super morning mga batang Superbook! Isa na namang kwento ang ating nasaksihan na punong-puno ng aral mula kay Superbook. Halina't balikan natin ang ilan sa mga makagandang eksena mula sa kwento ni John the Baptist. Dito lang yan sa Batang Superbook Interactive! Live na live tayo ngayon! Kanina, live na live tayo ngayon via batangsuperbook.com/interactive. Kaya join na kayo, magpakabibo kayo at sagutin ang aming question of the day. At kung may comments kayo, chat lang kayo. Di ba, Kuya Miguel? Yes, at huwag nyo kaming kalimutang i-follow sa aming mga social media accounts. Just only search at Batang Superbook kung meron kayong Twitter, Instagram, YouTube account, and syempre, Facebook account. At kung meron kayong mga gusto ipag-pray, just only email us at prayforme@batangsuperbook.com. Episode recap na tayo mga Batang Superbook. Ano nga ba ang mga mahahalagang eksena ating nasaksihan ngayon dito sa Batang Superbook episode natin, which is John the Baptist. Ooh. Ayan, alam nyo. Masyadong intense. Yes, masyadong intense sa mga kaganapan. Nakita natin ang ilan sa mga eksena kung saan nag-struggle yung ating kaibigan na si Chris. Meron po ba tayong video dyan? Pakitest naman tong Hollow 9 game helmet ko. Ang bagal na kasi mula nung makuha ko uli yan. Nakita natin, nabalik na kay Chris. Hindi, yung kanyang gizmo o yung kanyang gizmo, yung kanyang gaming console kung saan natanggap niya na meron pala itong pirated na mga games sa loob. At syempre, pinagsabihan siya ni Chris. Pinagsabihan si Chris ni Joy dahil hindi ito makapayag na basta siya tumatanggap ng mga nakaw na game mula sa internet. At syempre, bilang kaibigan, pinagsabihan niya si Chris at doon na sila dinala ni Superbook sa panahon kung saan ang pagsasabi ng totoo ay mahalaga. Ito yun ay sa panahon ni John the Baptist. Ayan, at makikita nila na si John the Baptist ay nangangaral kung saan pinagsasabihan niya mga tao tungkol sa katotohanan sa pagdating ng isang Panginoon at yun ay si Heso Kristo. Dahil yun ang calling ni John the Baptist. Panoorin natin to, mga Batang Superbook. Naligtas kayo dahil mga anak kayo ni Abraham. Wala yung halaga. Sinasabi ko sa inyo, makalilikha ang Diyos na mga tunay na anak ni Abraham mula dito sa batong ito. Ayun! Sobrang intense si John the Baptist. Kapag siya talaga yung nagpipreach, sobrang leveling ang taas. At nakita din natin na natutunan ni Chris ang isang importanteng bagay na you have to stand up for the truth even if it will cost your life. Na nakita niya naman sa buhay ni John the Baptist. May video tayo, di ba? Meron ba? Meron dyan? Ayon sa banal na kasulatan, may isang mensahero na siyang sumisigaw. Ihanda ninyo ang daraanan sa ilang. Gumawa kayo ng tuwid na landas para sa Panginoon. Ayan ang ginawa ni John the Baptist. Ayan, alam niya yung calling niya sa buhay. Alam niya na siya yung magpre-prepare para sa pagdating ni Jesus na kahit alam niyang mamamatay siya sa moment na yan, he stick to his calling. At doon na-realize ni Chris yung importanteng bagay na dapat kahit mahirap, kahit it will cost your life, you have to stand up for the truth. Panoorin natin to. Oh, hi, Chris! Nagustuhan mo ba yung mga bagong games? Pinadelete ko na lahat kay Gizmo. Ano? Wala kang karapatang gawin yun, Chris! Mali. Ikaw ang walang karapatan. Alam mo ba? Mali ang magnakaw. Kahit pa mag-download ka ng pirated, pumasok sa isang tindahan at mag-puslit ng game ng walang bayad, pwede mo ako maging kaibigan. Pero ayoko maging game partner mo kung magnanakaw at mandadaya ka. At yan ang totoo.
Naalala niyo yung mga batang Superbook? Grabe, no? Maraming salamat, Kuya Adela at Ate Laika, sa inyong episode recap. At sigurado ko maraming natutunan ang mga batang Superbook ngayong umagang ito. At ngayon, tayo dadako sa ating episode recap. The question of the day. Yun. At ang ating question of the day ay... Yan. Sabi rito, what would you do if someone give you something that you want and you knew that is what's stolen? Sa Tagalog? Ayan. Anong gagawin mo kung may nagbigay sa iyo ng bagay na gusto mo pero alam mong ito ay galing sa nakaw? Aantayin namin ang iyong mga sagot ngayong umagang ito dito sa Batang Superbook Interactive. Kaya naman, chat na! Ayan! Wow! Grabe! Ano nangyari doon, di ba? Oh, sobrang dami nating natutunan mula sa episode natin ngayon kay John the Baptist. Correct. At syempre, medyo intense. Nako, I think maraming guilty about dito sa episode na to. Dahil na, ba na sa... Dahil ba sa pirated? Pirated, sa nakaw. Kasi hindi natin alam, baka sa mga maliliit na paraan o sa maraming... pagkakataon, yun na pala ay isang maliit na act ng pagnanakaw. Correct. Pwede ba tayo mag-cite ng mga example, Ate Laiki? Yung nakita na lang natin dun sa episode kanina, yung pirated games. So, sino bang nakaka-relate dito, mga batang Superbook? Alam na alam nyo ang torrent, di ba? Alam na alam nyo ang LimeWire. Wala nang LimeWire, sobrang wala na bang LimeWire? Alam ko meron pa. So, maraming site ngayon sa internet wherein you can just get the YouTube link and then i-convert mo yon and then sa'yo na yon. Guilty rin po ako doon. Hindi po ako nagmamalinis doon at hindi ako napaproud doon. But then, I know that God is dealing with us separately. Di ba, Kuya Adel? Di ba, yes, Kuya tama. Miguel? Oh, ikaw, Kuya Miguel, ano pa ba sa tingin mo yung mga bagay na sa maliliit na paraan, eh parang pagnanakaw na rin pala? Mm-hmm. Ako sa akin siguro yung pagnanakaw, yung paghingi mo ng labi sa baon mo. Kunyari, sasabihin mo meron kang project, tapos wala lang palang project. Ay, oo. Ah, di ba? Yes. Sasabihin mo, nanay, dahil ang kapatid ng sinungaling ay magnanakaw. So, isipin mo mga bato sa Superbook, no? Kapag kumuha ka ng piso, naku, pag nanakaw pa din yun, walang malaki o maliit. O mga batang Superbook, mag-active na kayo dito sa ating live chat dito sa Batang Superbook Interactive. Alam ninyo, hindi kami nandito para i-condemn kayo o idiin yung ating mga pinagagagawang mali. Pero nandito kami para i-encourage tayong lahat tulad ng ginawa ni John the Baptist kay Chris para ma-encourage tayo na mag-stand up sa truth at syempre talikuran yung ating mga ginagawa noon. Mm-hmm. Alam ninyo, meron kaming tatlong bagay na i-share sa inyo ngayon. At yun ay yung the cost, the choice, and the reward. Ang una natin pag-uusapan ay yung cost. Bakit kaya nag-alangan si Chris na pagsabihan ang kanyang kaibigan na si Sam? Sa tingin ninyo mga batang Superbook, bakit kaya nag-alangan si Chris na pagsabihan ni Chris yung kanyang kaibigan na si Sam? Ha? Ano? Oo, tama nga naman. Kasi syempre, close na close sila. Magkakasama sila sa barkada. At kakasama din sila sa mga tournament ng gaming. Kung nga naman, magda-download sila ng isang game na hindi nila binili, pwede silang mas mauna dun sa iba pang mga kalaban nila kung paano lalaruin yung game na yun. At mas mataas yung chance na kanilang mga na mag-champion. Pero hindi ba mga batang Superbook, isa itong uri ng pandaraya? Tama ba? Tama ba mga kabatang yes. Superbook? Ate Laika, sa tingin mo? Oo, pandaraya yon kasi di ba yung mga company na yan, dinidevelop nila yung game. Hindi naman siya instant na, tinen, ayan na yung game. May mga software developers, may mga software engineers yan. Pinaghihirapan yung bawat game. Hindi lang siya basta-basta kinakarga doon para i-download at nakawin. Kaya sila nagpapabayad kasi... Siyempre, paano si sweldo yon? Malulugi yung kumpanya, di ba, Kuya? Ang dami ng kumpanya ang nagsara because of piracy. At kahit dito sa Pilipinas, kahit talamak yung piracy, alam ko yung effort ng government natin ay talagang against piracy because piracy is stealing and stealing is a crime. Ika nga sa isang commercial sa sinihan, di ba, Kuya Adel? Alam ninyo, mga batang Superbook, yung mga ganong simple acts ay parang itinatangay nito tayo sa mas malalaki pang kasalanan. Kasi ang maliliit na kasalanan, lumalaki yan eh. No, parang mas magiging ano, natural na lang sa'yo na gawin yung mga ganong klase hanggang sa mas malalaking bagay. Parang example,
magnakaw ka ng piso, dun ka nagsimula. Hanggang sa lumaki, 2 piso, 5 piso, hanggang sa pagtanda mo, biglang ang ninanakaw mo na 1,000,000, mm-hmm. 1,000,000, walang pinagkaiba ang pagnanakaw ng maliit o malaki. Pero alam ninyo, may paraan kung paano makakatakas dito. Sinabi ng Panginoon sa pamamagitan ng ating kaibigan sa book ng James. Si James ang nagsulat ito. Sabi niya sa James 1:14, temptation comes from our own desires which entice us and drag us away. Katulad nung nangyari kay Chris, he was tempted na gamitin yung mga games na yon na nilagay sa kanyang gaming console. Tapos, parang wala pa siyang balak pagsabihan yung kanyang kaibigan na si Sam. Kaya naman nandoon ang kanyang isa pang friend na si Joy para paalalahanan siya na hindi tama yon dahil ang kahit anumang dinownload mo na hindi mo binayaran ay na dapat ay binabayaran pala, iyon ay isang uri ng pagnanakaw. Sabi din dito sa James 1:15, these desires give birth to sinful actions and when sin is allowed to grow, it gives birth to death. Mamaya explain namin sa inyo kung paanong kapag ka ikaw ay may kasalanan, matutungo ka sa kamatayan at kung ano bang uri ng kamatayan ang ating pinag-uusapan. Mm-hmm. Ngayon may tanong ako mga batang Superbook, okay lang ba na mandaya, magnakaw o magsinungaling kahit konti lang? Ha? Hmm. Nako! Matinding question ito mga batang Superbook. Ate Likey, sa tingin mo, okay lang ba yon? Tricky question yan kasi ang katwiran sa mundo, ang iisipin nyo, eh konti lang naman yung kasalanan na yan. Ano ba yung maglalay ako sa magulang ko kung nasan ako? Di ba pag tinawagan ko or tinext ka, anak, nasan ka na? Tapos na klase mo, ma, may group project. O, di ba? No, group pero project. Pero ang totoo, ano, nagdodota ka. Hindi ako nang kukondem, pero taas ang kamay na. Kung sinong nakaka-relate, di ba? Oo, taas ang kamay, iwagayway. Taas ang kamay, yay. Ayan. Kasi, bakit? Kasi sa palagay natin, yung mga bagay na yan ay wala yan, okay na, mapapatawad ako ng mommy ko dyan, ng daddy ko dyan. Pero ang totoo, mga batang Superbook, you're giving way to the enemy na mag-store ng mas malaki pang lie sa isip mo, bakit ka mo? Kapag nasanay ka na mag-lie ng kaunti, hindi ka na matatakot mag-lie ng sa mas malaking bagay. Bakit? Kasi yung maliit na lie, nakakalusot ka na eh. So, ang mangyari sa'yo, it's challenge mo yung sarili mo. Kaya sa mga bagay na mas malaki, halimbawa, kung nagkakating classes ka, di ba? Mm. Sino nakaka-relate dyan? Nagkakating classes. Taas ang kamay. Hindi ako nagkakating classes. Sorry. Tapos, kung afternoon, yung katulad sabi ni Kuya Miguel, paghingi ng sobrang baon. O, di ba? Pag nanakaw yun yes. Eh. Kahit little things. Saka isipin nyo na lang din, mga batang Superbook, yung hard work na ginagawa ng mga magulang nyo para i-send kayo sa school. Yes. Kahit public school kayo, private school, still the same. Kasi yes. Nagbabaon kayo everyday, yes. Diba? Yes, yun. So mga batang Superbook, sabi ng ating kaibigan mula sa Luke 16:10. Ayan, basahin natin. If you are faithful in little things, you will be faithful in large ones. Mm-hmm. But if you are dishonest in little things, you won't be honest with greater responsibilities. Yun. Alam mo, hindi lang ito nag-a-apply sa ating mga batang Superbook, kundi kahit sa mga matatandang Superbook. Matatandang Superbook. Kahit kanino nag-a-apply ito. Kapag doon mga sa maliliit na bagay, hindi ka mapagkakatiwalaan, paano pa kaya sa mas malalaking bagay? Laging nga namin narinig doon sa mga ibang pastors, kapag ka nagsishare sila, kapag kumuha ka ng isang paperclip, kapareho lang din yun ang pagkuha ng isang bundle ng bond paper pagka inuwi mo sa bahay ninyo. So, walang maliit o malaking kasalanan. Ang kasalanan ay kasalanan. Hey, may sapahong tanong sa inyo. Sabi ni John, repent! Mm-hmm. Hindi po si Sir John Tan, ha, kundi si John the Baptist. Sabi ni John, narinig ko tumawa si Sir. Sabi ni John the Baptist, repent! Ano kaya ang ibig sabihin nito mga batang Superbook? Ayan, tingnan natin ang video nung kinonfront ni John, ayan, si John the Baptist yan nung binabaptize niya si Jesus. Yan din yung mga panahon na sinasabi ni John the Baptist na repent then and turn to God so that your sins may be wiped out. Diba? Naalala ninyo, si John the Baptist ang nag-baptize mismo kay Jesus Christ. Mm-hmm. At ginawa nila yung ultimate na pinapagawa sa kanya ni Lord na kahit ba sabihin ni Jesus na siya yung God at hindi pa rin niya pinangalandakan yun, ang ginawa ni Jesus na pakumbaba siya at ginawa pa rin niya yun para sundan ng lahat. Oo. Kasi, Kaya, Adel, may question ako dyan. Di ba sabi mo, ano bang ibig sabihin ng word na repent? Repent, yes. Oo.
Mm-hmm. Ang repent ay, ito ay pagtalikod sa kasalanan. Ito yung repent ay hindi lang basta sinabi mo na, Lord, sorry po, tas gagawin mo na naman bukas. Ang repent po ay total na pagtalikod mo mula sa mga bagay na mali sa paningin ng Panginoon at paglakad palayo mula dito. Mm-hmm. Hindi lang siya basta nag-sorry ka. Ano? Hindi lang basta sorry. Kailangan tumalikod at lumakad palayo mula doon sa kasalanan. Kuya Miguel, ikaw ba ay nagpa-practice din ng repentance in your life? Oo naman. Sige. Kasi syempre, diba tayo, hindi naman tayo mga perfecto eh. Kumbaga parang madalas ay nakakasala pa rin. Pero ang gusto ng Panginoon, yun talagang magsisika sa kasalanan mo sa lahat ng mga ginawa mo, sa classmate mo, meron kang ginawang kalokohan, mm-hmm. Then hingi ka kagad ng sorry kay Jesus at alam mo, papatawarin ka kagad ni Jesus kasi sobrang mahal ka niya. So kaya din, okay na ba na pumunta ako sa ating pangalawa? Hindi pa. Wait lang. Okay. May point lang ako. Mula naman sa Acts 3.19, mm-hmm. Sabi dito, yun nga yung sinabi ko kanina, now repent your sins and turn to God so that your sins may be wiped away. Pero hindi naman doon natapos yun. Sabi dito, then times of refreshment will come from the presence mm-hmm. of the Lord. Di ba? Mm-hmm. May promise eh. Yung times daw ng refreshment ay manggagaling sa Panginoon. Mm-hmm. At the same time, He will again send you Jesus, the appointed Messiah. Alam mo, ang ibig pong sabihin nun, kapag ikaw ay nagrepent, tumalikod mula sa iyong kasalanan, at naglakad palayo mula dito, ang gagawin sa iyo ng Panginoon, bababa ang Espiritu ng Panginoon sa iyong buhay, si Jesus ay mamumuhay sa iyo, at ikaw ay, parang alam mo yun, sa isang snap pa lang, parang alam mo na, uy, teka, parang kasalanan to. Mag-iisip ka ng mabuti kung gagawin mo pa ba to o hindi. Kasi nandun na yung conscience, nandun na yung pagkoconvict sa'yo ng Holy Spirit at sinasabi sa'yo kung ano ang tama at hindi tama. Ngayon, anong nangyari nung bautismuhan ni John si Jesus? Nakita natin kanina, bumaba yung Spirit ng Panginoon, yung Holy Spirit, at yun ay nag-rest sa taas ni Jesus Christ. Ganun din ang mangyayari sa atin when we repent and decided to follow Jesus. The Lord will rest in our hearts at mamumuhay ang Panginoon sa pamagitan ng Holy Spirit sa ating mga puso. Ayan, mga batang Superbook, ano po ang sagutin niyo sa ating question of the day? Isa dito si Mark Bondoc, hindi ko po kukunin dahil gustong-gusto ko nga, pero isa po yung kasalanan dahil pag nagnakaw ka, sa sarili mo parang dinidisappoint mo ang iba dahil pinagkatiwalaan kanila. Tama. O diba? Tama yung mga batang Superbook. Meron pa bang mga answers dyan? Marami. Mm-hmm. Basahin natin ang answer ni Pronix Assert. Hello, Princess. Good morning. Kachat kayan kahapon. Sabi niya, hindi ko po tatanggapin kasi po galing po ito sa nakaw. Ayun. So, Kuya Ade, ano yung sinasabi mo? Ayun. So, sabi ni Princess, basahin natin yung sinabi ni JLC XG. I will not accept it. Plain and simple. That's right. That's right. Tama yan. Fist bump tayo. Ayan. So, meron pang sagot dito. Sabi niya, I will not accept it in good faith. Wow. So, ano ba yung ibig sabihin? Hindi niya tatanggapin kasi alam niya nga na ninakaw. So, in good faith. Uh-huh. Ayoko, tatanggihan niya. So, Kuya Miguel, may sagot ba yan, mga friends? Yes, sabi rito sa Superbook. Actually, nagpost si Ate Cathy sa Superbook. Si Ate Cathy Canaseli. Aha, Canaseli. Hello, Cathy! Hello po, Ate Cathy. Yeah. Nandiyan kaya siya ngayon. Pero hindi siya nagpost sa ating question of the day. Nagpost lang siya kung ano ba yung mga natutunan ng mga batang Superbook kanina sa ating episode. Yan, maganda yan. Yes. Sige, basahin mo, please. Sabi ni Catherine, ang natutunan ko po ay maging tapat sa aking kapwa at manindigan sa katotohanan. Ayun! Wow! Dapat sa kapwa at manindigan ba? Mabigat na statement. Yes. Ano pa? Ito pa, sabi po, ano sabi ni Emerson Antiquia, sabi niya, maging tapat sa iyong sarili at may paninindigan. Parang gano'n din kanina sinabi. At siya na ang parang ganda rin. Niya, parang ginaya niya. Parang kinapipaste. Ito, ito pa, sabi ni Searching Padilla Villanueva, ang sabi niya, katotohanan ang magpapalaya sa ating bayan. Wow! Makabayan. Parang kanta yun na. Ikaw naman, Kuya Miguel. Ano ba ating next one? Anyway, sa ating mga bagong kaka-hangout lang, sa kaka-nood lang sa atin ngayon, ang ating question of the day ay, sabi nito, anong gagawin mo kung may nagbigay sa iyo ng mga bagay na gusto mo pero alam mo naman na galing ito sa pagnanakaw? Okay. At habang sinasagot niyo yan, yung ating question of the day, tayo pinadako sa ating pangalawang punto, ang The Choice. Actually, kanina mga batang Superbook, merong choice talaga si John the Baptist na piliin na
magsinungaling, o maninindigan at i-deny yung kanyang pananampalataya. Pero alam mo, kasi mamamatay na siya. At baka pangyarihan si Herod, pero ang nangyari sa kanya, talagang naninindigan siya sa katotohanan at sinabi niya, ibinunyag niya yung talagang kasalanan na ginagawa nito ni Herod. At ano ba yung sinabi dito sa Matthew? Ayan, basahin natin sa Matthew. Sabi rito, Herod has arrested John. He had tied him up and put him in prison because of Herodias. She was the wife of Herod's brothers Philip. So, kaya Ate Lekia, meron ba kayong masasabi dito sa ating Bible verse? Ako, siguro kasi itong si Herod ay gumagawa ng isang kasalanan. Ano bang klaseng kasalanan? Hindi naman siya nagnakaw. Ang ginagawa ni Herod, pinakasalan niya yung asawa ng kapatid niya. Yun ay hindi kalugod-lugod sa paningin ng Panginoon o sa paningin ng mga tao. Ibig mo sabihin, meron siyang ginawa talaga na... Oo, hindi talaga tama yun. E di syempre, yun ang binunyag ni Juan. Kasi parang, makapangyarihan ka, pero gumagawa ka ng mga ganitong gawain. Kaya siguro, sinabi sa kanyang mukha, sinabi ni Juan sa mukha ni Herod na ito ay isang maling gawain. Kaya doon nagalit ngayon si Herod. Pero hindi daw niya pwedeng saktan si Juan kasi nung panahon na yun, sobrang sikat si Juan at saka pinaniniwalaan ng lahat na isa siyang propeta. Kaya hindi siya basta-basta pwedeng saktan. Ngayon, napaka-creative ni Herodias. Pero tingnan mo, no, dahil sa ginawa ni John the Baptist, siya ay nalagay sa alanganin at siya ay na kulong dahil kanino sa pamagitan nung kay Herodias. So nakita natin dito na kahit na gustong sabihin talaga ni John the Baptist yung katotohanan, wala nagawa si Herod, di ba? Anong nangyari to? Para nga maging playing safe ito si Herodias, nilagay niya ito sa prison. At sabi rito, bakit ba hindi natakot si Juan kay Herod? Basahin natin sa Proverbs 29:25. Yan, bakit ba hindi siya natakot, mga batang surubo? Kayo ba, meron ba kayong idea kung bakit siya hindi natakot? Ayan, ano? Meron ba? Parang meron sagot yung mga batang surubo natin eh. Hindi natin. Ayan, hello, ayan. Ayan, ano sabi? Oo daw? Oo, yan. Pero ito, sinasabi sa Proverbs 29:25, sabi rito, if you are afraid of people, it will trap you. But if you trust in the Lord, He will keep you safe. So sabi nito, sobrang linaw mga batang sumerbok na kapag ikaw daw ay nagtiwala sa ating Panginoon, ikaw ay safe. Kumbaga, kahit ano pang gawin ng mga kalaban mo sa'yo, safe ka pa rin kasi nasa kamay ka ng ating Panginoon. Isa yun sa mga natutunan ko sa Christian walk of life ko, Ma Ate Laiki, na gusto ko rin i-share sa ating mga batang superbook. Alam niyo, the safest place in the world is at the presence of our Lord. Kahit pa ikaw ay nasa gitna ng fault line nakatira, kung ikaw ay nasa gitna ng will ng Panginoon sa iyong buhay, aba, ikaw ay nasa pinaka-safe na lugar sa buong mundo. Kaya ikaw, batang superbook, kung hindi mo pa ito nararanasan sa buhay mo, may isi-share kami mamaya sa inyo kung paano mo ito mararanasan sa iyong buhay. Kuya Miguel? Yes. Sa kaisipin mo, mga batang superbook, kung ikaw talaga ay nagkitiwala sa Panginoon, talagang alam mo na safe ka, ganito lang yan eh. Kung ikaw, di ba, nung panahon ng gera, dahil yung Amerika, malakas sila, kapag sila sinugod ng kalaban, nagpapadala sila ng mga bomba, missiles, lahat ipinapadala, mga jet, lahat na ipinapadala sa kanila kasi para maprotektahan yung kanilang bansa. Ganoon din sa'yo, mga batang superbook, ganoon din sa'yo dahil mahal ka ng Panginoon, kapag inatake ka ng kaaway ng enemy, mag-pray ka lang sa Lord at yung ang kapangyarihan ng Panginoon ay bababa sa'yo at pagpapadala siya ng mga missiles, lahat-lahat para mapatasik ang kalaban. At sabi niya, there is power in the name of Jesus. Makapangyarihan yung pangalan ng ating Panginoon na kapag sinabi mo in the name of Jesus, aalis yung kaaway. And ito pa, sabi rito, bakit daw, si John ba daw ay selfish ba o unselfish? So, malalaman natin yan sa John 3:30. So, John 3:30. Yes, sabi rito, he must become more important. I must become less important. So, ang tinutukoy lang dito mga batang superbook, si Jesus daw ay mas importante. Ayan. Sinasabi niya dyan na si Jesus daw ay mas importante at siya naman ay hindi magkaano ka-importante. Kasi nga, mas itinataas niya ang ating Panginoon na si Jesus. Sabi nga din sa ibang version, Kuya Miguel, no? He must become greater and I must become less. So, inirecognize si John the Baptist yung kahalagahan ng role niya, yung calling niya na kahit na mamatay man ako, it's okay. Because my life is devoted unto Jesus, unto the Lord. So kahit na alam niya na nasa panganib ang buhay niya, you know, kaya ni-risk niya yun because he knows that the risk
na ginawa niya ay mas maganda ang magiging reward. Mm-hmm. Kasi he's preparing the way for the Lord eh. I think kaya din nasabi ito ni John the Baptist kasi nung mga panahon na yon nag-gain na siya ng popularity o naging sikat siya kasi mas nauna siyang nakilala ng mga tao kaysa dun sa pagdating ni Jesus. Ang akala ng mga tao, siya na mismo yung tagapagligtas sa sobrang galing niya magsalita at saka mag-share about sa kabutihan ng ating Panginoon dahil ang sinasabi lang niya ay pawang katotohanan at walang kasinungalingan. Ngayon, nung dumating si Jesus Christ, medyo nagulat yung mga tao, oh, meron pang isa, may mas magaling pa dito, yung sobrang galing na nito. Yun yung sinasabi ni John the Baptist, na kapag dumating si Jesus Christ, I must become less and he is, because he is greater. Mm-hmm. Si Jesus dapat yung mas maiangat kasi siya ang tunay na Diyos at si John ay tagapaghanda lamang ng dadaanan ni Jesucristo. Yes. Nakasaad din kasi yun sa Old Testament, mga batang superbook, no? Kung nagtataka kayo kung saan galing yun, kinuha yun, I'm preparing the way of the Lord, nasa Isaiah yun. Mm-hmm. Sinabi ng prophecy yun sa mga taga Israel. So, alam nila na may magpre-prepare sa way ng Lord. At si John the Baptist, ang alam niya, yun ang calling ng life niya. Kaya, okay lang din sa kanya, nung katulad yung sinasabi ni Kuya Adel kanina, di ba? May mga followers si John the Baptist na parang na-threaten sila. Kasi parang feeling nila na, ay shucks, merong isa pang ano dito, pumupunta, nagbabaptize din siya. Hindi ka ba natatakot, John the Baptist? Tapos sinabi ni John the Baptist na, hindi, tama lang yun, yun lang talagang ginagawa niya. Pero ang nakakatuwa doon, Kuya Miguel, no, John the Baptist showed humility noong time na yun. And because ito lang yung nakakatuwa, Jesus Christ showed humility when he allowed John the Baptist to baptize him. Oh, yun. Isa pa yun, di ba? Humble na nga si John the Baptist, mas humble pa si Jesus. Grabe talaga yung pinapakita dito sa episode to. Hindi lang isa yung ating natutunan, hindi lang tungkol sa pagsasabi ng truth, kundi yung pagiging humble din ng ating mga puso. Na despite kung anuman ang ating mga narating sa buhay, wala itong katumbas sa kung gaano ka pagpapalain ng Panginoon dahil siya lang ang makapagliligtas sa iyong buhay. Kaya wala ka maipagmamalaki eh. Because all of us are bound to die. Lahat tayo ay mawawala dito sa mundo. Pero ang kabutihan ng Panginoon, hindi magbabago. At dahil dyan, ito pa sabi ng mga batang Superbook dito sa ating Superbook fanpage, yung kanilang mga natutunan. Dahil wala pang sumasagot sa ang question of the day. Sige. Magbabasa muna tayo ng kanilang mga natutunan. Sabi ni Rico Herokia, ang ganda. Basta maging kagaya tayo ni Juan, magiging maganda ang ating buhay. Wow. Tama. Talaga, magiging maganda ang buhay? Sabi niya, magiging maganda ang kanyang buhay. You like yung mga kukulong? Alam mo mga bata sa Brabok, minsan talaga dumadaan tayo sa mga pagsubok sa ating buhay. Minsan mabigat, minsan magaang. Pero ang pinaka-importante rito sa tuwing tayo masaya, sa tuwing tayo malungkot, sa tuwing tayo ay excited, alam ng Panginoon ang lahat na nangyayaling ito at kasama mo siya sa lahat ng mga happenings ito sa buhay mo. Okay? Ayan, dahil dyan, Kuya Miguel, titignan natin kung ano yung reward. Pag-uusapan naman natin ngayon, yung huling point ng aming episode for today, yung reward. Ano ba yung naging reward kay John, di ba? John the Baptist. Makikita natin na kahit nakulong siya, masaya siya. Oh. Parang, naisip ko, parang si Paul, di ba? Oo, si Apostle Paul. Paul and Silas, nakulong siya. Andyan, meron ba tayong picture yung nakulong si John? Yan, si John, nakulong siya. Dun sa, yan. Kasama ng mga banga. Oo. Kasama ng mga banga. Sa puder ng king, di ba? Nakulong siya dun dahil sinabi ni Herodias na, kulong mo yun. Tapos parang sinabi niya parang, happy ka na, nakulong siya. So sabi niya, sa ngayon, ang taray. Ang taray talaga ni Herodias nung time na yun. Pero kung tutuusin, nakita mo, alam ni John the Baptist na okay lang. Kasi siguro, for him, the joy of the Lord is his strength. So sinabi nga din sa John, makikita din natin sa John 3 verse 28 to 29, sabi niya, you yourselves bear me witness that I said, I am not the Christ. This is John the Baptist talking, ha? I have been sent before him. He who has the bride is the bridegroom, but the friend of the bridegroom who stands and hears him rejoices greatly because of the bridegroom's voice. Therefore, this joy of mine is fulfilled. So ano yung point doon, mga batang Superbook? To put it simply, he's preparing the way of the Lord. At alam niya na ang calling niya ay kung itong, if it will take him to prison,
to prepare the way of the Lord, it's okay. Because he knows that the joy is fulfilled when he does the will of God. Diba? Mm-hmm. So ano pa? Ano pang makikita natin sa reward? Sabi niya sa Romans 10 verse 9, basahin natin ulit. If you declare with your mouth, Jesus is Lord, and believe in your heart that God raised him from the dead, you will be saved. Oh! Diba? Oh. Tignan natin yan. Nandyan pa rin si John sa prison? Nandyan pa rin? O si Jesus? Screen grab. Yan, si Jesus. Si yan. Jesus yan. He knows that he's a Messiah. Pero... Ano ba yung Messiah? Siya ang tagapagligtas ng buong universe. Wow! Diba? Siya ang tagapagligtas ng buong universe. Kahit na yung mga tao na hindi pa siya nakikilala, he also died for them. Mm-hmm. So, mga batang superbook, ano yung sinasabi ng Romans 10 verse 9? If you declare with your mouth that Jesus is Lord and believe in your heart that God raised Him from the dead, you will be saved. So, ganun din sa inyo, mga batang superbook. Parang katulad kay John the Baptist, no? Alam niya, convinced siya na saved na siya. Ikaw, convinced ka ba? Diba? Yes. Sana convinced ka. Kung hindi ka convinced, mamaya kukumbinsihin ka namin. Kasi sobra, kapag na-experience mo na si Jesus ang Lord ng buong buhay mo, you will never be the same again. Bakit natin kaya hindi i-explain sa mga batang superbook yung Romans 6:23? Oh, sige. Sige, himayin natin yun, mga batang superbook. Romans 6:23, sabi doon, for the wages of sin is death. O, yun muna. For the wages of sin is death. Ano ba yung wages, mga batang superbook? Ang kabayaran. Kabayaran. Ang kabayaran. Ng kasalanan ay kamatayan. Malalim. Ibig sabihin, ikaw ay may babayaran dapat. Yes. At sabi, kabayaran ng kasalanan ay kamatayan. At ano bang kamatayan ang pinag-uusapan natin dito? Ha? Oo, hindi lang ito yung physical death. Kasi lahat tayo mamamatay. Ang pinag-uusapan natin dito ay yung eternal death. Mm-hmm. O ano yung eternal death, Kuya Adel? Eternal death, ito yung walang hanggang kamatayan. Ito yung pagpunta sa dagat-dagatang apoy o dun sa impyerno kung saan walang saya, walang kaginhawaan, kundi puro pag-iyak at saka paghihirap ang iyong mararanasan. Mm-hmm. Yung para bang nasiseparate ka dun sa mga taong mahal mo dito sa earth, ganun? Oo, basta lahat na mahirap na emosyon nandoon. Mm-hmm. Ganun siya kahirap. Hindi lang emosyon, pati physical na kasakitan mararamdaman mo doon. Mm-hmm. Sabi, for the wages of sin is death, ang kabayaran ng kasalanan ay kamatayan. At ano bang mga kasalanan yung pinag-uusapan natin dito? Katulad ng mga pinag-usapan natin kanina, yung maliliit hanggang sa malalaking bagay. Yes. Mm-hmm. Yung mga bagay na hindi naaayon sa mga pinag-uutos ng Diyos. Diba? Mm-hmm. Lahat ng hindi nag-e-express ng pag-ibig sa Diyos at sa kapwa. Yun ay kasalanan. Yes. Ayun. Pero ano ang sabi doon, Ate Likey? For the wages of sin is death, but... But, ibig sabihin, may kasunod. But, may good news. May bad news tayo Bigyan namin sa inyo ang good news. But the gift of God is eternal life in... Kanino? Kay Christ Jesus. But, so ano ibig sabihin nun? May bad news tayo, pero may good news. Yung bad news, mamamatay ka dahil sa kasalanan mo. Ang kabayaran ng kasalanan ay kamatayan. Ngunit dumating si Kristo para iligtas ka sa lahat ng kasalanan. He died on the cross for you, for us, for everyone. He died on the cross because he is obedient to the calling of the Father for his life. Yes, tama ka dyan, Ate Laika. Mga bata sa book, lahat ng nakikita natin na ginagawa ng ating mga classmates, huwag na natin gagawin na kasi ang importante ngayon, yung sundin natin, yung sinasabi ni Jesus sa atin. Mm-hmm. At tigit sa lahat, katulad din ng ginawa ni John the Baptist, pagsabihan din natin yung ating mga kaibigan. Kasi ayaw naman din natin na sila ay nagdudwell o nananatili sa paggawa ng mga mali. Kasi kaibigan natin sila, ayaw din naman natin na makita sila na mapupunta din sa impyerno. Kaya i-share din natin yung mga natututunan natin dito sa Batang Superbook. Alam ninyo, katulad ng sinabi ni Ate Laike kanina, if we declare on our mouths, Jesus is Lord. Hindi bingi ang langit, pakikinggan ka niya. At ang iyong panalangin at kung ito ay ginagawa mo ng taus-puso, ikaw ay maliligtas. Tama ba, Kuya Miguel? Tama. And speaking of reward, Lahat na mga pumunta kagabi sa ating telethon, the Seminary Club Asia, ay
magkakaroon ng reward. Reward nila, nabatiin sila ngayon. Binabati ko nga pala si Ayan, tayo. Si talaga. Ang galing mo na. Iba talaga. Pwede. Binabati ko nga pala si Kuya Rain, si Ma'am Soki, si Ma'am Rebecca, at si Kuya Chris. Hello po sa iyong lahat na umatin kahapon at nag-volunteer na maging phoner. Yeah, sa ating show na Wagi. Hello po sa iyong lahat. Pagbasa tayo ng mga... Ayan. Hindi, bago yan. Kasi diba, nabasa natin Romans 10:9 tsaka yung Romans 6:23. Meron isang follower, ang batang Superbook sa Facebook, si Fidelin Albino Tafala. Sabi niya, ang question kasi dito ng ating admin, kung makakausap mo ngayon si Jesus, ano ang gusto mong sabihin sa kanya? Wow. So I think this is just appropriate to be read online. Diba? Ito sabi niya, maraming salamat Jesus dahil niligtas mo ako mula sa kasalanan at ikaw ang nagbayad sa lahat ng kasalanan na ako naman ay may gawa, ang may gawa. Patawad po Jesus sa lahat ng aking nagawang mali, sisikapin ko pong magbago at sundin ang kalooban mo. Tulungan niyo po ako dahil wala po akong magagawa kung wala kayo sa tabi ko. Meron na siyang 39 wow. likes. Wow, 39 dahil doon. Parang katulad ng Salvation Poem na lagi natin sinasayaw at kinakanta, sabi, di ba? Tulungan mong magsimulang muli, buhay ko'y alay sa'yo. Ayan. So, Jesus died on the cross because, yun nga, dahil he loves you. Oo, yun yung my forever. Kasi wagas, hashtag wagas ang pagmamahal sa iyo ng Lord. Diba? Naku, parang oras na para banggitin natin kung sino ang ating superhero of the day. Sino ang ating superhero of the day, mga batang Superbook? Siyempre, wala nang iba kundi si Juan Bautista or John the Baptist. Ayan, meron ba tayo dyan character profile ng ating kaibigan na si John the Baptist? Gwapo! Gapong-gapo. Pero yung damit, nagpapagupit siya, no? Sobrang humble niya. Hindi siya nagpapagupit. Sana nagpapagupit siya, no? Yung damit niya... Parang kamukha daw ni Glenn. Ani Kuya Adele? Ani Kuya Adele. Oo, alam ko, gwapo ako. Kamukha niya mismo. Ayan, yung damit niya ay gawa sa coarse camel hair. Mm-hmm. Tama ba? Mm-hmm. Camel skin. Tapos kumakain siya kanina, pinakita doon ng locust. Nanghuhulis ba ng mga insects? Ang kanyang vital statistics ay? Hindi ko alam. Hindi mo ba alam? Dapat ni-research mo. Oo. Ayan. So, ayan ang ating superhero of the day. Palakpakan natin si John the Baptist. Amazing. Clap talaga sa kanya. Okay. Pimigay na ating super truth. Ang ating super truth ay, sabi rito, ayan na, sabi, live truthfully because the truth will set you free. Set you free daw. Sabihin na, magiging malaya ka sa katotohanan. Totoo yan. Kaya nagpapalakpakan din ng ating control, no? Greg, hi. Hi, Greg. Ayan. So, ang ating super verse ay nasa Proverbs 11 verse 3. At pabasahin ko sa inyo, mga batang Superbook, honesty guides good people. Dishonesty destroys treacherous people. So, ano ibig sabihin nun? Ibig sabihin, yung honesty, ito ang nag-guide sa mga taong pure ang puso. Yes. Mm-hmm. Mababait, mabubuting puso. Mm-hmm. Pero kapag ka ikaw ay tuso, treacherous, yun yung term, di ba? Pag treacherous ka, nanlalamang ka ng kapwa mo, dishonesty will destroy you. Kung ikaw ang nagdadaya sa exam, kung ikaw ay nangungupit sa magulang mo, o kaya nagda-download ka, katulad ng example ni Chris kanina sa ating episode, ay... sooner or later, magiging mahirap sa'yo ang mabuhay. Why? Yes. Kasi you'll be living in lie. At yung mga maliliit na pagkakamali mo, yung mga white lies mo, kapag nag-accumulate ka, nagpatong-patong, mahihirapan ka. Okay. Saka ito nga yun eh. May naalala lang ako sa topic natin ngayon. Sabi nila, kapag daw ikaw ay mahilig mag-lie o magsinungaling, it will take another lie to cover up the lie that you have. Oo nga, totoo yan. Ah, ganun ba? So, tatapal mo na eh. So, effort, di ba mga batang Superbook, might as well tell the truth. Because, sabi nga ng ating super truth, the truth will set you free. At alam nyo mga batang Superbook, kung kayo ay may paboritong mga
palabas, cartoons o games, nako, wag na po ninyong ano, i-download sa internet tulad ng mga Superbook episodes natin. Please, 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 wag po ninyong i-download, wag po nating suportahan ang piracy. Kasi ito po ay hindi tama. Ngayon mga batang Superbook, may paraan naman kung paano ninyo mapapanood ang ating episode. Una, manood kayo lagi ng Superbook sa ABS-CBN tuwing 9:30 ng umaga, tapos diretso na kayo dito sa batang Superbook Interactive. Pero kung nabitin ka, gusto mo pang manood ng isa pang episode, meron naman tayong Superbook DVDs. Wow! O, diba? Naipasok ko yun. O, Superbook DVDs, pwede na ninyo itong i-avail. Mag-donate lang kayo sa Batang Superbook at tumawag lang kayo kay Ma'am Fatima dun sa mga numbers na nasa ating screen maya-maya. Ayan, pwede kayong tumawag dun sa mga numbers na yan at mag-inquire kung paano kayo makakakuha ng DVDs natin. Hindi po ito binibili. Ito po ay donation. Ito na yung mga Batang Superbook. Hindi ka lang po nakakuha nito. Ito po ay may cost. No? Ito po ay para maipalaganap pa natin ang Superbook doon sa mga lugar na hindi po naaabot ng telebisyon o ng internet. May mga pagkakataon pa para yung ibang mga bata ay makapakinig tungkol sa kabutihan ng Panginoong Hesukristo para sa lahat ng mga nananampalataya at naniniwala sa Kanya. Ngayon, kung gusto mong may iba pang mga batang Superbook na makarinig nito sa iba't ibang bahagi ng mundo, kumuha po kayo ng Superbook DVD set at makakatulong po kayo sa ating ministry. Totoo yan, no, Kuya Adel. Hindi lang natin napapalabas, no, pero meron kasi tayong pinuntahan ng isang community sa Cebu. Oo. Yung community na yon, mahirap din sila. Para bang katumbas ng Payatas area. Kausap ko si Tita Grace, ang ating PR, I think, dito sa CBN Asia. At sinabi niya, nakawawa daw talaga yung mga kondisyon. At dahil sa Superbook, madaming lives ang natatouch. Wow. Nung nanood sila, nag-film showing eh. So, you know, kapag ka nag-donate kayo sa cause, hindi kayo nag-donate sa amin, nag-donate kayo dun sa, para bang nagpa-pass lang tayo ng kindness to other people. Yes. I think it's about time para naman ipag-pray natin yung mga batang Superbook. Kung kayo ay nagsa-struggle sa ganitong mga klaseng mga pagsubok sa buhay o kanitong mga hamon na mga meron kang struggle sa pagpangungupit or sa pagsasabi na hindi totoo, pagsisinungaling ng kaunti, pagnanakaw ng kaunti o pandaraya ng kaunti. Alam nyo, hindi pa naman tapos ang bagay, ang lahat eh, parang wala na, hopeless na ako, papunta na ako sa impyerno. Hindi po ganun. Alam ninyo, nandito kami mga batang Superbook para ipag-pray kayo. At yan ay pangungunahan ni Ate Laika. Ayan, sige, mag-pray automatic tayo. Automatic. Talagang ganun, di ba? Inintro ko lang talaga. Oo. So, katulad nga na sinabi natin kanina, binasa natin sa Romans 6:23, for the wages of sin is death. Ang kabayaran ng kasalanan ay kamatayan. Mm-hmm. At ayaw din naman namin, mga batang Superbook, na mamatay tayo eternally. Kumbaga, mamalayo tayo sa mga bagay na nakasanay. Kunyari, mga magulang natin, o kaya magkaroon tayo ng mga negative emotions, di ba? So ngayon, magpipray tayo para i-accept si Jesus sa puso natin. Ready na ba kayo? Yun! Excited na yung mga batang Superbook. Pray tayo. Siguro, right now, I just want you to listen to me and follow the words that I will be speaking. This is a prayer and i-claim mo na galing ito sa puso mo. Sige, pray tayo mga batang Superbook. Heavenly Father, maraming salamat po sa araw na ito. Salamat po sa mga natutunan namin sa discussion na nangyari. Lord, ngayon po ay sinusurrender namin ang buhay namin sa iyo. We ask for forgiveness po sa lahat ng mga bagay na mali na ginawa namin simula't simula pa, Lord. Kahit po dun sa mga bagay na alam naming mali na patuloy pa rin namin ginagawa. We just ask for your forgiveness. Jesus, we invite you into our hearts to be our Lord and Savior. Hindi po namin kaya ang lahat kapag ka wala ka sa amin. At ina-acknowledge namin, Jesus, na ikaw ang maging tagapagligtas namin. Hindi namin kaya itong mag-isa, Panginoon. Yes, maraming salamat, Jesus, because alam ko na simula ngayon, babaguhin mo ang aming pag-iisip, babaguhin mo ang aming way of life, at babaguhin mo ang aming mga puso. Sabi nga sa kanta, itutulungan mo kami magsimula muli kasi buhay ang buhay na ito, iaalay namin sa inyo. Maraming salamat, Lord. And we just pray, God, na ikaw na po ang bahala sa lahat ng mga concerns namin, sa school, sa family, at even po sa mga personal lives namin, sa mga kaibigan namin, sa mga parents namin, Lord. Ikaw na po ang bahala.
We just lift you up, Lord God, and we just pray that Jesus, just fill our hearts with your joy. Just fill our hearts with your comfort, God. At maraming salamat, God, kasi meron kaming tatay sa inyo. Kung wala man kaming nakagisnang tatay, ikaw yung tatay namin. Yes. At maraming salamat po. Yes, dahil kahit tomorrow is Father's Day, alam po namin, God, na ikaw yung ultimate perfect father na pwedeng maging tatay namin. Kung meron man kaming mga iso sa aming tatay, we just ask, Lord God, for your grace to forgive them, Lord. Maraming salamat po, Jesus. Mahal na mahal ka namin. In Jesus' name we pray. Amen! Binabati, speaking of tatay, binabati po namin ang lahat ng mga tatay ng mga batang Superbook. Happy Father's Day po sa inyo. Binabati rin namin si Sir John. Yes! Si Kuya Olen. Happy Father's Day. Si Kuya Noel. Sino po bang tatay na nandiyan? Tatay Glenn, happy birthday. Ikaw, happy Father's Day, Adele! Thank you. Ayan, excited ako. Ito ang aking unang Father's Day. Yes! Wow, thank you. Okay lang ba, i-share ko ang ating Superbook app? Oo naman, kilala. Ito na ang ating Superbook Bible app. So, Father's Day edition din. Yes, kumpleto. Oy, kumpleto ito mga bata sa Superbook. Ah, meron tayong question of the day. Ay, Bible question, the Bible, tapos want to know God, Bible profiles, photo and videos, daily quest, TV club, at marami pang mga laro na naandito sa ating Superbook. In English? Ay, English pala yung sinabi mo. English kaya yun. English? Yun. So, download na mga bata sa Superbook. Yes. Yay! Nako, meron pa tayong po-promote. Meron tayong anniversary. Guys! Yes! Mag-anniversary na tayo. Happy anniversary, mga batang Superbook. Abangan ninyo yung aming announcements kung saan ito at kung anong mangyayari. Kaya kayo na mga regular na nag-attend dito sa ating Sunday School on Saturday sa Batang Superbook Interactive, pupunta kayo doon, ha? Mag-a-announce kami. Abangan nyo. Ikaw, Super JLC. Ikaw, Mark Bondoc. Ikaw, Pronix Aster. Talaga si Sidney, kasat, ha? Si Sidney punta Rain. Kayo. Sino pa? Si Kuya Sidney Rain yata nasa state. Uy! Ah, talaga? Ay, at balita ko, marami mga guest artists from ABS-CBN. Wow! Sobra! Oh. Exciting! Eh, ikaw lang sapat na. Tapos meron pa. Ano ba ikaw naman? Pa, Kuya, wala na. Amazing. Oh, why? At syempre, si Gizmo nando! Syempre naman! Tara, Gizmo, alika. Come on! Kasi sasayaw na rin naman tayo. Tawagin natin. Tara, kawain mo sila na para bang iniimbitahan mo silang pumunta dun sa event mo. Diba? Yes! Ingat ka, lagot ka sa tatay niya. Kasama si Gizmo doon. Yabang, may mall show. Mag-ingat ka, Kuya Adel, lagot ka sa tatay niya. First anniversary, batiin natin si Kuya Bok. Online at si Super Alice. Hello! Tatay ni Gizmo, happy Father's Day! Ayan. So I think it's time. Okay. It's time to dance. Okay. Nag-pray na tayo, di ba? Yes, pray na tayo. Mag-dance naman tayo. Oo, let's sing and praise the Lord. Yes. Ayan. Ready na ba kayo mga batang Superbook? Alam namin, favorite na ninyo itong part na ating mga ginagawa. Lagi nyo inaabangan kada pagkatapos ng ating episode. Ito na! Ang The Salvation po! Yes! Okay. Ready na? Ayan na! Yay! Sa krus, ikay namatay, nabuhay muli para mundo'y iligtas. Kasalanan ko ay patawarin mo, mating Panginoon, kaibigan ko. Tulungan mo magsimula muli, buhay ko'y alay sa'yo. Say
Batang Super Book. Sobra! Every time na sumasayaw at tayo niya. At sumabay sila sa atin niya, sa ating pagsayaw. Oh. Ayan, mga Batang Super Book, kung sumabay kayo sa aming pagsayaw, sumabay kayo sa aming dasal. Kulas naman. Oh, tawag kayo sa mga numbers na nilig sa ating screen. Ayan, no, ang dami kaya. Ayan, basahin natin. 542-6598, 810-7717, and 810-7176. Sa ating mga cellphone numbers. Yan, oo. At Batang Super Book. Sa Twitter yan. Sa Twitter. Atas daw tayo. Atas daw, atas. Ayan. 0918-374-9282. Yan yung smart natin, yung Globe. 0915-149-6129. At sa ating Sun Cellular, 0932-724-2125. Yes. At yan, pwede nyo tawagan. Napakaraming number sa Pilipinas. Oo naman, syempre. At kung meron kayong mga social media accounts, meron kaming Twitter, Facebook, Instagram, and YouTube. Just only search at Batang Super Book. Pero sa ating YouTube, meron siyang official. And mga Batang Super Book, don't forget, kung meron kayong gusto ipag-pray o meron kayong mga gusto i-email, email nyo lang sa amin sa prayforme@batangsuperbook.com. Come on! Yeah. May nagbabasa dyan, merong nagpipray sa inyo, kaya mag-send lang kayo ng email. Kulitid nyo ang mga ating counselors. At saka walang tulog yan, Ate Laika. 24/7, pwede po kayong tumawag at lagi kayong may makakausap. Correct. Yes. Si Mami and Daddy, may problem, sabihin mo, Mom, Dad, tawag lang po kayo dito sa numbers na nasa screen. Totoo. Oh, promise. Sobrang the best ang mga nag-a-advise dyan. Yes. Because Bible-based. Yes. Kung meron kayong mga tanong sa ating episode, tawag lang kayo sa amin, okay? Alright! Maraming salamat sa inyo mga Batang Super Book. Kita-kits ulit tayo next week sa isa pang fun and adventure dito sa ating Batang Super Book Interactive! Bye-bye! God bless you all! Bye, Happy bye. Father's Day! Bye-bye! Mwah-mwah! Chup-chup! Happy Father's Day! Happy birthday! Hello! Tatay! Hello!